So, hi! Upat pasensya, ina yung boses ko kasi nag-concert ako eh. Kaya ganito siya. So, dahil mahilig kayong magtanong bago mag-start, mag-guidelines, may tanong ako. Masaya pa ba kayo? Masaya pa ba kayo, guys? Pag hindi kayo masaya, umuwi na kayo. Choice. So, anyway, maayong gabi. Maayong gabi sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, no, I am Ate Deng or Deng na lang. Hello. So, minsan ba natatanong nyo yung mga sarili nyo kung masaya pa ba kayo sa mga ginagawa ninyo? Masaya ba kayo kapag nabibili nyo yung mga gusto nyong inumin like coffee, milk tea, or even ice cream? Ako kasi lumiligaya yung buhay ko kapag nakakapagkape ako somewhere. Lately, parang nahiligan kong mag-coffee hopping sa Antipolo Rizal or kung saan mang lugar ako naroon. Katulad nung nasa Cagayan kami. Wala kasing brewed coffee noon sa retreat house. So, binalikan namin yung nakita kong kapihan. Malapit doon sa retreat house. Super lapit na lang talaga as in. Pero, hindi kami nakapagpaalam. Kaya, hindi siya goods na lumabas. Lalo na, nasa ibang lugar. Wow. So, anyway, saan ba natin hinahanap yung joy? And, anong klaseng joy ba yung hinahanap natin? Joy ba sa pamilya? Sa career? Sa love life? Anong klaseng joy ba yung hinahanap mo? So, as you all know, I am a graduating student. Literal na waiting kasi sa October pa yung graduation namin. Then, supposedly, noong August, mag-work na ako kasi yun talaga yung pinaka-plano ko nung hindi ko pa alam na mag-join kami sa NDR or National Disciples Retreat. Kasi ayoko mag-rest ng matagal. Lagi kong sinasabi nun sa sarili ko na dapat by August may work na ako. No one is pressuring me naman, even my family. Bali, ako lang talaga yung nagpe-pressure sa sarili ko. Kasi iniisip ko na agad kung ano yung magiging December ko. Iniisip ko na agad kung ano yung pupuntahan ko, ano yung gagawin ko. Yan. Dami kong plano sa sarili ko. And of course, sa family ko. Dinadrawing ko na agad kung ano yung gagawin ko, guys. Dinadrawing ko na kung saan ako pupunta. Kung saan ako pupunta. Pero, ang galing talaga ni Lord mag-work. Kasi, masyado daw akong nagbibida sa buhay ko. Kaya, gumawa si Lord ng way para makapag-rest ako for a while. So, in-invite kami ni Kuya Bong na mag-join sa Disciples Retreat sa Cagayan. Kasi, magta-transition na kami from youth to young professional. Sino? How God works in our lives. He made an effort para makapag-rest and makapag-pause ako for a while. Hindi kasi ako natitinag eh. Masyadong mag-pride ang taong ito. Kahit na sinasabi sa akin na hindi magandang mag-work agad after mag-school. Kasi mawawalan na daw ng time sa sarili, sa art. Tapos, dapat daw i-prioritize yung mental health. Pero dahil mapilit ang ate mo din, and gusto na magpaalipin sa salapi, nag-top si Lord ng mga tao para matauhan ang taong ito. And in that retreat, no, kitang-kita ko kung gaano ako kamahal ni Lord. To be honest, papunta doon sa retreat, wala talaga akong alam sa kung anong mangyayari. Kaya nung una, hesitant pa ako sa mama kasi diba, naging inactive ako ng ilang buwan. So yung prayer life ko, medyo hindi siya giving. Pero buti na lang, no? Buti na lang, bago mag
MDR, nagkaroon pa tayo ng Disciples Retreat, yung mga youth dito sa Pansol. No? See, kung gaano kabuti si Lord sa akin, no, sa atin. And I really like yung sinabi ni Kuya Bong sa isa niyang homily doon. Sabi niya, retreat is a God's initiative. Retreat is a God's initiative. God always take the initiative to strengthen our faith in all His promises for the future. Kaya ako nandun kasi there's something that God has planning for me sa aking future. Alam niyo ba? Siyempre, hindi pa. Bago ako pumunta ron, ang heavy ng mga baggages na daladala ko sa aking heart. Una, bago kami umalis, hindi kami okay ng mama ko, nag-away kami. Pangalawa, nag-worry ako sa career ko. Ang dami kong what ifs sa isip. What if hindi ako maging successful? What if by December, hindi ko pa magawa yung mga gusto ko? Yung mga ganong what ifs ba? Then, pangatlo, ang daming thoughts sa aking mind na I cannot share pa because it's too personal. Pero kahit na ganun, sinasabi sa akin ng Lord na do not worry about anything. Instead, pray to God about everything. Ask Him to help you with the thing that you need. And thank Him for His help. And if you do that, God will give you peace in your minds. And that peace is so great that nobody can completely understand it. You will not worry or be worried because you belong to Christ Jesus. And nalalay ang aking kasing-kasing ba? Nag-melt ang aking heart. No? We can tell to God anything we want. No? How beautiful is it, no? That we can talk to someone who will listen and whom we can trust. Also, no, sa retreat na yun, Jesus wants to share His joy with us. He wants us to be happy. Sabi nga niya sa John 15, verse 11, my own joy may be in you. Jesus wants us to be happy. No? Gusto ni Lord i-share yung joy niya sa atin. Excuse me. Then, while I was pondering about it, I was reminded by one of my kabisadong verse na sinabi ni Mama Mary, no? Do whatever He tells you with a combination ng it will make you happy. Do whatever He tells you and it will make you happy. To really let God work in us, and sabi nga ni Ate Dora kagabi, no? Sorry. To give everything to God. To be open to God. Just like what He says sa ating gospel, no, this coming Sunday, no, Ephata, be open. Maging open tayo sa kung anong plano ni Lord para sa atin because God has a greater plan for us. His plans are sure, true, and faithful. We need to be open sa kung anong hinanda ni Lord para sa atin, no. Mas marami pa yung plano ni Lord kaysa sa kung anong iniisip niyo. I have so many plans for myself, pero I am not thinking kung ano yung plan ni Lord for me. Kinokontrol ko na naman yung buhay ko. Kinokontrol ko na naman yung mga bagay-bagay. I was thinking kung nag-work ako noong August, magiging masaya kaya ako. Masaya kaya ako ngayon kung nag-work na ako. Masaya siguro, pero hindi naman okay yung mental health ko. And to be honest, kahit na gusto ko na mag-work, I'm a bit anxious and worried about my career. Gaya nga nung sabi ko kanina, no, ang daming what ifs sa aking isipan. Kaya yung prayer ko talaga nung first day ay tungkol sa sarili ko. And then may dynamic kami na isusulat mo yung expectation mo sa retreat na yun. Then yung isunulat ko doon ay, I humbly asking the Lord to help me overcome my fears and anxiousness, transferring to other truth. Then, when I was praying, Jesus reminded me to do not worry. Do not worry. To remain in His love.
Masyado akong nag-worry sa aking future, but really God has a greater plan for me. In Jeremiah 29 verse 11, one of my favorite verse, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." God has a beautiful plans for me and for us also. Just like a mustard seed, which indeed is smaller than all seeds, but when it is grown, it is greater than the herbs and become a bigger tree. He's planting a seed for me that sooner or later will grow like a mustard seed. No. Kailangan ko lang magtiwala sa kanya. God is already guiding me all throughout my journey. Simula pagkabata hanggang college. No? Especially nung college. Parang sinasabi sa akin ni Lord na, "Ngayon ka pa ba magda-doubt sa akin, Denise?" Grabe namang trust issues yan. No? So, the invitation though for us is to trust in Him and to believe what He says. In Matthew 6 verse 34, He says, "So don't be anxious about tomorrow. God will take care of your tomorrow. Live one day at a time. Surrender everything to the Lord. Let go and let God work in our lives. Because after all, we are very important to Him. And He wants us to be happy. We need to trust in Him and know that He's always by our side. And every step of the way." And if I am going to summary that retreat, yung kantang pinakinggan natin kanina, since into music ang ate mo, recently ko lang siya nalaman sa TikTok, and na-struck talaga ako dun sa kantang yun kasi reflection siya nung kumanta habang nagpe-pray siya. So, ang title niya, nakita niyo naman kanina, is Flowers. And it says, "Thank you, Jesus, for keeping me here. You know just what I need. And you've planted seed. Because you're a good God with a real good plan. And you hold my world and a watering can. So I can have my peace. Because flowers grow in the valley." Amen. So, for our guide question, so, number one, ano ang nakastruck sa'yo sa guidelines or sa passage? Then, yung second, sa anong sitwasyon ka iniimbitahan ni Jesus na maging open? Then, third, paano mo maisa sa buhay ang imbitasyon ni Jesus sa'yo?